showbiz. Palaisipan sa ilang netizen ang magiging reaction ni Vice Ganda sa naging controversial na aktres na si Tony Gonzaga. Ayon sa ilan, ay baka friendship over na ang dalawa. Kilalang taga-suporta si Vice Ganda ng ABS-CBN simula nung una hanggang sa pagkaitan nito ng prangkisa. Sinabi ni Vice na nakakatiyak siyang iboboto ng mga constituents ang mga naturang kongresista sa darating na eleksyon dahil sa suporta nila sa Kapamilya Network. Maaalalang may trending na banat si Vice Ganda noon sa mga mahilig mag-post ng Bible quote sa social media. Pero sumusuporta naman daw sa mga magnanakaw o korap na politiko. Sa Madlang People segment ng It Showtime, napili ng co-host niyang si Teddy Corpus na sagot sa poll question sa mga uri ng kapitbahay na ayaw niyang impokritong relihiyoso. Binanggit ni Corpus ang nabasa niya sa Facebook na mabuti pang maging mabait kaysa yung mga nagpo-post ng Bible quote. Sumang-ayon dito si Vice at sinabing, di ba, may mga ganoon nga na post ka ng post ng mga Bible quote sa social media pero sumusuporta ka naman sa mga magnanakaw. Walang binanggit na pangalan si Vice kung sino ang pinatatamaan niyang supporter ng magnanakaw pero ilang netizen ang naghinalang si Tony Gonzaga ito na kamakailan ay binatiko sa interview kay dating Senator Bongbong Marcos. Naging tikom pa rin ang bibig ni Tony Gonzaga tungkol sa sangkatutak na bashing na tinamo ng interview niya noon kay Bongbong Marcos hanggang sa ngayong nag-resign ito sa ABS-CBN. Ayon sa mga netizen, naging daan si Tony Talks ang YouTube show ni Tony para maipakalat ang propaganda, whitewashing attempt at misleading information ni Bongbong. Sa darating na halalan nga ay may mensahe si Vice Ganda para sa mga botante noon kung saan ay sinabi nito na dapat ay iboto nila ay ang magbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Sinabi din nito na dapat ay huwag iboto ang mga mambabata sa sumuporta sa pagpapasara ng network. Kaya sa eleksyon, iboto nyo yung magbibigay ng franchise para maihotel namin kayo. Tinanggalan nila kayo ng chance na maihotel namin kayo. Kaya huwag nyo silang iboto, ani Vice. Matatandaan na madaming kandidato ngayon ay tila nililigawan ang mga miyembro ng show business sa pamamagitan ng pangako na ibabalik nila ang ABS-CBN kung sila ay mahalal. Kamakailan rin ay ibinahagi ni Vice Ganda na may lumapit noon sa kanya para kumbinsin siyang kumandidato sa darating na halalan. Pero ayon sa komedyante, tinanggihan niya ito lalo pat ayaw niyang pumasok sa politika na hindi siya handa at kakaunti pa lang ang nalalaman. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it na ka showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.